Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, taas natin sa Panginoong Diyos sa banal na misang ito ang lahat ng ating mga pagkapasalamat, mga kahilingan, mga personal nating ipinapanalangin sa Panginoong Diyos sa tulong ni Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ang lahat ng ating kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dangal naming bigay mo noong kami ay likhain, ay higit mo pang pinadadakila sa pagtubo sa amin. Tunghayan mo ang pagdiriwang ng muling pagsilang upang ang mga bininyagan mo ng bagong buhay noong sila ay binyagan ay manatiling iyong pinagpapala at binabasbasan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Papos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pamphylia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga. Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo. Kaya't tumayo si Pablo at sininyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno.
sila'y ginawa niyang isang malaking bansa samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto, inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa Lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon at niyang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking habang tumutupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga ito, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, Poon, na di magmamaliw. Ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Jesu Kristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y kanyang iniligtas. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon.
At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Upang sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mga nasa tahanan na nakikinig sa ating radyo totoo, at ganoon din kasabay natin ang mga nanonood, kasama natin ang nasa Facebook Live, no? At sa inyo pong lahat na naririto sa National Shrine, magandang umaga po sa inyong lahat. Atin munang palakpakan ngayong umagang ito ang ating dakilang Panginoon, ang Panginoong muling nabuhay. Mga minamahal na mga kapatid, no? Tingnan ninyo sa ating napakinggang mabuting balita. Ito ay naganap noong huling hapunan. At magandang pagnilayan itong sinabi ni Jesus. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. No? Ako'y pinagtataksilan. No? So, pinagtaksilan ng taong malapit sa kanya. Pag sila yung pinakakain, hindi kasama niya, lagi, no? Malapit sa kanya. No? So, pinagtaksilan. Sino ito? Si Judas. No? Kaya sabi niya, ako'y pinagtaksilan ng taong pinakakain ko. Kasama ko, araw-araw, pinili ko. Ano? Sabi ni Jesus, ano? Pero siya'y pinagtaksilan. No? Siya'y alam natin nangyari kay Jesus, no? Hanggang sa siya'y namatay dahil sa taong ito. Mga minamahal, una nating makita dito ay tayo, tingnan natin ating sarili. Kahit tayo'y gaano ang tingin mo sa iyong sarili, kalapit mo sa Diyos. No? Kahit patingin mo'y ganong kaka-intimate sa iyong relasyon sa Panginoong Diyos. At kahit po sabihin, araw-araw nasa simbahan ka, sumisimba ka, darating ang panahon, magtataksil ka. Ano yun? Kasalanan. No? Kaya anong dapat gawin ng tao para hindi ka maging si Judas sa magtaksil? Araw-araw, panatilihin mo ang iyong sarili sa biyaya ng Diyos. At binigyan tayo dyan ng konkretong example, no? Sabi ni Jesus, nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, no? Sa kanyang sinabi ito. Yan ang konkretong example. Na tayo laging, para tayong manatili, lagi sa biyaya ng Diyos. Yung hugasan mo ang paa ng iyong mga kapatid. Ano ibig sabihin niyan? Yan yung unconditional love sa mga kapatid natin, no? Yung iyong pagmamahal, yung iyong patuloy na paglilingkod sa mga kapatid nating nangangailangan. O paliitin mo pa, ano, sa tahanan, yung iyong unconditional love sa iyong asawa, sa iyong anak, ano, yung kahit na ikihirap na hirap, patuloy mo pa rin silang paglilingkodan. Hindi ka titigil, ano? Yan ang isang form ng paghuhugas ng paa, no? Sa panahon ngayon, no? Yan ang pagmimisyon mo
Sabihin yung iyong unconditional love mo sa iyong buong pamilya. Kahit ikay nahihirapan, hindi ka titigil. Ano? Yan ay sakripisyo mo. Ang paghugas ng paang yan ay sakripisyo mo. Bakit mo gagawin yan? Sabi ni Jesus, kung maunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. No? Magiging mapalad kayo. No? Kaya mga minamahal, ano, ngayong panahong ito, para manatili ka lagi sa biyaya ng Diyos, ano yung iyong, sino yung mga taong alam mo patuloy mong pinaglilingkuran? No? Huwag kang titigil sa kanila. No? Kung halimbawa, ikaw may inaalagaan, may sakit, huwag kang titigil sa kanila. Kung ikaw ay patuloy na nagtatrabaho para sa iyong pamilya, huwag kang titigil. No? Huwag kang titigil para sa iyong pamilya. At yung ikaw natutokso, ano, tinutokso ng demonyo sa kasalanan, ano, lalapit lagi sa Panginoong Diyos. Ano? Huwag mong pababayaan na ang iyong sarili ay mapahamak. No? Huwag mong sasanayin na ang iyong kaluluwa ay laging nasa kasalanan. No? Huwag mong, sabi nga, mayroon taong sinasanay ang sarili sa kasalanan. Mayroon taong nagpapakahirap, manatili, para sa estado lagi ng grasya. Mayroon namang taong walang pakialam. No? Kaya, sila'y madaling sumuko, mag-iba. Ano, bakit? Malayo sa Diyos. Muli, mga minamahal ng mga kapatid, tandaan ninyo, kahit tayo'y gaano kalapit sa Diyos, talagang tayo babagsak bunga ng ating kasalanan pag tayo'y mahina. No, kahit ikay araw-araw nasimba, lumuluhod, nagdadasal, no? Babagsak at babagsak ka pag ikay pagod na at hirap na hirap ka na. Kaya ang konkretong halimbawa ni Jesus, patuloy na maglingkod. At pag yan ay ginawa mo, magiging mapalad ka. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo ngayon nananalig nagmamahal sa'yo. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkipagkapatid kay Jesus. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa mala ng Panginoon. O sana, sana, sa kaitaasan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Awitin natin ang Ama namin. Kami ay i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Upang maging tinapos.
tipundin at maging bayan mong giliw. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagtutugay. Katulad din ng mga ubas na pinigat naging alam. Sino lumang uminom nito may buhay na walang sa pagbunitong bayang liyan. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang awit, sa'yo'y nagpupugay. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagiligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dadasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ang tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman.
di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang palala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang palaala, mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake account sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan may hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay, maging maingat po ang lahat. Ika-apat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Steria ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Kligo or Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Austeria. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating Main Church Arc Entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, sa darating na ika-anim ng Mayo, unang Sabado ng buwan, ay isasagawa natin ang prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga. Ang mga makikilahok ay inaasahang magdadala ng puting panyo at kandila. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng carafol dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakastation sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso po lamang. Panoorin po natin ang video na to. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ngayong umaga. Maraming salamat po at sana'y panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Kung kayo mayroong pabibendisyonan, inyo pong ilabas ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama,
sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Thank you. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristo nga tinghari at manunulat.